Medyo busy tayo ngayong araw na to. Napaganda ng araw, Wok. Andyan si Boss. Diyos Mariosep, chinacheck yung mga gawain natin. Nandito tayo ngayon para tulungan ang ating inay at si Tito Peter para makapag-settle na sila dito sa temporary accommodation nila dito sa caravan site. So, andyan ang inay, oh. Asan siya? Andyan. Ito yung medyo living room nila at kusina. At ang inay, nandyan lang sa loob, Wok. Eto na. At meron tayong iigibin tubig. Papakita ko sa inyo kung anong laman ng black bag na to mamaya lang. But for now, ikot-ikot muna tayo at isip-isip kung ano yung ating mga gagawin. Mga sweetie pops, eto nga yung laman ng black bean bag na hawak natin kanina. Nandito tayo ngayon sa iigiban ng tubig. Most specifically, dito tayo sa iigiban ng tubig na for drinking water only. So, luglug lang na konti at ating banlawan itong ating container. At marami sila ditong mga iigiban. Merong mga gripo na designated lang talaga para sa panghugas ng plato, pang toilet, shower, etc. Pero itong isa na to ay pang sa inumin lang ng tubig natin. So, dalawa sila nga. Iigiban natin at medyo mabigat ito para sa mga inay para hilahilahin. So, tayo yung tutulong sa kanila for today. So, pag wala tayo dito, sila yung gumagawa. At ngayon ko nga masyado na-realize na napakabigat pala nito. So, ayan o, pupunuin lang natin siya ng malinis na tubig. At habang itong ating si Bossing ay pa-video-video na lang. At ina-enjoy yung ating kapugian. Love na love talaga tayo itong si Bossing, oh. So, ayan, picture muna. Smile. Okay, back to work na, back to work. So, kailangan rin natin higpitan itong screw cap na to. At mamaya lang ay ating itatagilid itong ating container. At ilalagay natin itong bakal na to sa dalawang tabi. Makikita nyo mamaya na napakasimple ng design nitong ating container na to at kung anong purpose ng bakal na to. Hindi ko rin alam kanina, but here we go. Taraan! Eto na siya. Sala. Itama mo naman. Ayun. So, para mas madali, nahilahin natin itong container na puno ng tubig, which is, I would say, approximately siguro, hindi ko alam kung ilang galon to. Ilang galon ba to? Bahala na kayo mag-guess. So, ayun lang, gulong-gulong lang. Balik tayo sa caravan. Napakadali. Walang buhatin. Walang problema. Ito talaga ay designed to the job. So, check muna natin itong container. Kung saan nga ba talaga ito pupunta. Kung saan site ng caravan. Tanong muna natin sa inay para sigurado tayo. At para hindi tayo magkamali din. O, sabi ng inay, dito nga daw pupunta. Dito sa likod. So, ang gagawin daw natin, itatayo lang natin siya dito sa gilid ng caravan na to. Tapos, ikukonektan na nila yung motor pump para may, pag ginamit nila yung tubig, ay may higupin ng pipe through the motor pump papunta doon sa kanilang kusina sa loob. Balikan natin yung ating natitirang isang container. Pero, hoops, teka muna, sino to? Wow, behave lang tayo dito sa campsite kasi nanonood si Big Brother. So, ayan, grabe, ang lapad ng likod mo. Wow! So, ito, tara na, kumpletuhin na natin yung ating ginagawa para naman na matapos-tapos na natin at makamove on tayo sa ating trabaho dito sa na matulungan natin ang mga inay na makasettle na sila. So, punuin lang natin tong nahuhuling container na to at habang maganda pa yung panahon kasi balita ako, uulan daw bukas. Oops! Sundan na natin siya. Mukhang may papakita sa atin na interesting. O, ayan. O, wow, may pinapaliwanan siya sa atin na eto daw container na ito naman ay ang tapunan ng mga ihi. Mali yata. Hindi pala. Ito pala yung pinaka-draining system nila kung saan nanggagaling yung tubig mula dun sa kanilang sink kapag sila naguhugas ng plato sa loob. Ayan. Nagmamarunong ka kasi. Ano mo ba talaga yung mga pinagtututuro mo na yan? Malapit na natin matapos yung ating mga setup dito. At eto nga, naikabit na rin natin itong ating kuryente mula sa power source dito sa campsite natin. So, tidy up lang na konti at teka, medyo naihi ako ah. So, tara, samahan nyo nga ako. Punta muna tayo dito sa toilet nila. Tingnan natin kung anong klaseng facilities meron sila dito. In fairness naman, napakalinis dito sa loob ng toilet at merong shower pa. So, kompleto sila dito and regularly maintained and cleaned dito sa loob ng campsite nila. So, napakaganda. At hindi lang yun, napaka-secure din ang area kasi
meron kang key fob bago ka makapasok dito. Balik muna tayo sa caravan at checkin natin kung ano pa yung kailangan natin gawin. Ako, eto na naman si boss. Malamang may utos na naman siya. Ha? Ah, susi pala! So, ayan, magsi-CR o magta-toilet din siya. So, tara naman, lakad muna tayo pabalik doon at tingnan natin. Kasi bukas nga, meron din tayong isang gagawin dito na may kakabit tayo na awning, which is para siyang tent kind of thing. Dito na nakakabit sa side ng caravan para meron silang extra space. So, ayan, silipin naman natin kung anong ginagawa ng inay sa loob. Ha? Nakakabit siya o naglalagay ng mga bed sheets nila. So, ito yung kanilang bedroom. Oh, napaka-comfortable, ba? Double bed pa siya. Meron mga storage at napakalaki ng bintana. Spacious. So, tamang-tama lang para sa dalawang tao. Tara, uwi muna tayo sa bahay at iwanan muna natin dito mga inay. Total, tapos na naman tayo sa gagawin natin for today. So, bukas nga babalik tayo dito. At para tapusin yung mga ibaba natin, kailangan gawin. At yan, napaka-secure dito. Bubuksan nga ng inay yung gate. Na meron siyang key fob. At syempre, tinaklo ba natin yung pangalan ng location, yung pangalan ng campsite na to, siba? Secret, secret lang! So, ayan, papunta nga yung inay dun sa opisina ng may-ari ng campsite at tayo naman ipatuloy na uwi na muna sa bahay. Hindi naman siya ganun kalayuan sa bahay at napakaganda nga ng location nila. Ito, nasa countryside talaga. Walang mga bahayan at napakatahimik. So, although may mga dumadaan sasakyan dito, hindi naman sila ganun kaingay. So, dito nga tayo dadaan. Kaliwa muna tayo dito. At enjoy natin itong ating napakagandang panahon. Ayan, malapit na tayo sa bahay. So, ito, dito rin sa lokasyon namin. Napakaganda rin. Ito, puro bukid-bukid. At in-enjoy natin yung mga scenery. So, ayan na. Tara na, pahinga muna tayo. Okay, so day 2 ng ating trabaho dito sa caravan site. So, magkakabit tayo ng awning. So, ito yung magsisilbing extension nga dito sa caravan na habang nakastay sila dito. So, oops, hoy, magtrabaho ka na. So, eto nga, napakaganda pa rin ng weather ngayong araw na to. At very encouraging naman. So, at the moment, at nakikita nyo naman, napaka-empty pa ng caravan site. Itong caravan site na to ay specifically suitable sa mga for adults only. So, ito nga to si Sweetie Pops natin. Papogi-pogi pa siya. Ayaw pang kumilos agad. At sumasakit na yung likod niya sa kalakihan ng kanyang tiyan. So habang ipapahinga tayo ng konti, sasilipin nga natin itong loob ng caravan kung ano nga ba meron dito. So ito yung medyo living room nila. So kasi naman dito yung 5 tao sa labas na to. And it can accommodate at least about 4 people really. Nako-convert itong upuan na to sa bed. At meron din isang bedroom pa doon, which is good for 2 people sa loob. So ito nga, wow, ang inay, nag-ready na ng pagkain namin. So this is the best part of caravanning talaga, itong kainan. Huwag na magpatumpik-tumpik pa ka, back to work na agad. Kaya ito nga si Sweetie Pops to, napakakulit ka trabaho, ang gulo-gulo. Ayaw pang tapusin agad ang trabaho nang makamove on na kami sa kusina ulit at may mga natrap ng pagkain ng inay. So, ayan na nga, sinisipan na namin itong sides ng awning na to. At nakita nyo naman yung space na nakikreate nito. Nagkakaroon sila ng extra space sa labas. Sa konting upuan, pag maganda yung weather. At saka, syempre, pag may labahin ka, dyan mo sinasampay yung mga damit mo. Ano ba talaga? Sa pagkasipan nga natin ito, ikakabit na natin yung mga securing pins natin to the ground. At para hindi siya madala ng hangin o maingay kapag ka mahangin. So, ito na. Finished product. Taraan! Anong masasabi nyo? Good job, di ba? So, ayan, finally. So, wakas, ito. Natapos na natin yung ating project for today. Nakakabit na yung awning, yung kurtina, at lahat. So, happy na yung mga inay. So, kain muna ulit tayo. Diyan muna kayo, mga Sweetie Pops.